So guys, pawis na pawis ako at gulo ng buhok ko. Anyway, as usual, meron na akong email at text message galing sa abroad and sa Sagawa kung saan darating na yung ating Mazinger Z na isa. Ito yung I think version 1. So, kompleto to and medyo kulang lang ng decals pero nag-order na rin tayo. And hopefully sana dumating na maayos at based dun sa nakita kong picture, syempre iba yung ulitin ko nga expectation versus blah, blah, blah. Expectation versus reality. So, tignan natin. Hi guys, it's me, RB. So guys, dumating na yung aking delivery ng Great Mazinger Z. And bubuksan natin siya at papakita ko sa inyo. And syempre, para safe tayo, papaliguan muna natin siya. Okay? Kasi galing pa siya sa abroad. Mahirap na. So guys, dumating na yung ating hinihintay na Great Mazinger Z. Yung version 2. Yan. Kasi yung hindi na siya yung ano, yung matigas na ano niya dito, yung V-shape. Ano na to, yung sticker type. So, ito yung version 2 kung hindi ako nagkakamali. And, galing pa siya sa abroad. At kung hindi ako nagkakamali, ang magpadala nito is, I think, isa lang yata. Wait, ha? Oo, isa lang. Siya din yung pinag-orderan ko dati ng Great Mazinger Z. Okay? So, buksan na natin. And sana yung ating expectation makuha natin. Dapat pala humingi ako ng tawad dito sa pangalawa niya na tuwad bigay sa akin ng pangatlo. Iisang tao lang pala. Dali. Ang ganda ng pagkaka-package niya. Talagang inayos niya yung karton. Okay, Bloomfieldling. Talagang, kumbaga, well packaged. Hindi katulad nung isa na kinalas niya talaga yung, kinalas pa talaga niya yung ano ko, yung Mazinger Z ko. Buti na lang, madali siyang maikabit. Okay. So, kakalasin na natin dito at hindi natin ilalagay dun sa may table kasi galing pa sa abroad to, kailangan natin ilayo yung box. Galing Amerika. Galing Amerika to. So, siyempre, hindi natin alam yung virus. Okay. So, medyo iba to ah. Oh, may sasalita. Yung electric pa ko yung guys. Kala niyo naman eh. May kasamang babae. Okay. So, sinigira ako na to. Anyway. Talagang yung pinili niya talagang karton is really intended para dito. So guys, ito na. Nakapackage na maganda. So, maganda yung pagkaka package niya and malinis. Talagang iniisip niya na maayos to. Although, dito hindi niya nilagyan. Pero okay lang naman kasi may mga styro naman talaga. And may nakalagay dito yung kapirasong papel at sinasabing Shogun Warrior Mazinger Z. Mazinger Z, di ba? 1976 pa to, guys.
So, kapanahon nito ng mga kapanganakan ko. Alaman nyo na edad ko, ha? So, nakalagay dito, very good used condition, rare. Ayan. Diba? So, buksan na natin, guys. Pero, tanggalin muna natin itong styro. Nakaalap ko, eh. Marami akong karton na tatanggalin. Yung tape nila, ibang klase. Oh. Wala pa rin talaga mananalo sa Japan. Nagsisira na. Anyway, sirain na natin itong bubble wrap. Marami naman akong bubble wrap dito, eh. Teka. Masyadong madikit yung nilagay niyang ano, tape. Hindi katulad dito sa ano, sa Japan, pwede mo pang magamit yung ano, bubble wrap. Ito talagang wala, sisirain mo talaga. Pansit. Uy, ang ganda. May kasama siya. Guys, ang ganda. So, ayan na siya, guys. At meron siyang spada. Shit. Nilagyan niya ako ng ano, ng sword. Kasi ang alam ko, wala nito, eh. Nilagyan niya ako, guys. Yan, oh. Bali nga lang itong nilagay niya, pero madali lang ito idikit. Ayan, oh. Original to. Galing. Alam ko, sa picture, wala ito, eh. So, binigyan niya ako. Oops. Galing. Ito, buo. Ayan o. Ganda o. Yay! At ang importante, guys, meron ito. Hindi siya natatanggal pala. Pero at least meron ito. Palimutan ko na tawag dito. So, may isang original missile. And, well, madali nang bumili niyan. Ang importante, kompleto rin to. Okay? Kompleto rin to. So, 1, 2, tatlong missiles. Eh. Naputol siguro yung isa dito. Ah, naputol yung isa. So dapat to 1 eh 1 2 ah tatluhan dapat, no. Tatluhan siya. Ayan, 1 2 tatluhan. Pero madali lang 'yan. Madali lang ma-fix 'yan. There's no problem. Okay? So, guys, gagawin natin is lilinisin mo natin to, and then papakita ko sa inyo yung susunod na kabanata. So, guys, ito, papaliguan na natin si Great Mazinger Z. Okay? So, medyo madumi lang siya ng konti at lilinisan natin siya para naman maging malinis at makintab. But first, gagamitan muna natin ito. Kailangan natin kalasin ito. Para pati yung loob niya, malinis natin. Okay? So, kailangan lang natin ng screw. Luluwagan lang natin siya ng konti. And pagtapos, matatanggal niya. Yan, tanggal na siya. Ito yung firing fist. Yan. Then, tanggalin natin ito. Yan. Okay? And syempre yung kanyang sword. Yan. Dalawa. Okay. And then paliguan na natin. So, kailangan natin mainit na tubig. Yan. Para
Okay, di ba? So, banlawan muna natin. Banlawan muna natin to. And, kaya lang ina-regate na kumilitay. Medyo nangyari dito. Wala na nga akong masyadong sabon. Pero pagtyagaan muna natin yung matira. Actually, medyo panalo ako dito sa nabili ko eh. Kasi makinis pa talaga siya. Wala siya masyadong tama. Kasi usual ito, pinaglalaruan talaga ng bata eh. May binabato, ganyan. Nagrarambulan. May iba talaga, may mga tama. Ito, halos wala. Panalo. Nakachempo tayo dito. Decals na nga kailangan. Okay. Okay. Guys, natanggal na yung sticker. So guys, ang ingay ng rep sa likod. So nalinis na natin ngayon si Great Mazinger Z. So kailangan minsan ipapatak-patak niya yan kasi minsan may tumutuloy pa. So wala na, clear. Okay? So ang maganda rito sa nabili kong to, buong-buo pa yung ano niya, sticker niya. So kinakailangan ko lang idikit kasi siguro nung dinikit to nung araw, ayan makikita nyo, hindi pa siya maayos. So kailangan idikit natin siya para dumikit na maganda. And then, halos wala siyang tama, maganda yung mga wheels niya. So panalo. Ito, ang problema lang nito, medyo naka-usli na tong isa. So, hindi ko alam kung paano ito magagawa. Pero hopefully kalasin natin. So checkin natin. Importante, meron din siya isa nito. At saka meron siyang original sword. Yan ang importante dyan. Okay. So yan. Then kapit natin ito isa. Kanina nga pala, meron tong sticker dito pero kusa na siya natanggal. Ayan. So original yan. Bibili na lang tayo ng decals niya. Which is available naman sa market. So nakascrew lang yan.
Skirt natin siya dito. Which is napakadali. Okay. Hingin ng rep sa likod. Okay. So, yun na siya. Perfect. Diba? Yun o. Ganda. Yeah. So guys, ang ingay talaga ng rep sa likod. So try natin ikabit itong mga missiles. Okay. Okay siya. May different siya yung isa. Okay. Oh. Umaagis agad. Shit. Natanggal pa yung wire. Ah? Ay nako. So, natanggal. So, kailangan nating ayusin to. Diyos mio. So, failed. Okay. Baka hindi akma itong missile para dito. Kasi, ayan, natatanggal siya. Kasi yung ilalim, merong ano eh, yan o. So, hindi talaga siya intended para doon. Ah! Palpak! So, natanggal siya. Kailangan natin kapit. So guys, nakita nyo? Maganda na siya ngayon. Bagong ligo. So kulang na lang siya ng missiles. At saka ito kailangan natin idikit. And then perfect na siya. So ito medyo aayusin natin dahil yung spring nagkaroon ng problema. Well, kasi may bali na dito. Hopefully makabili tayo ng ganitong bago o yung repro or ito mismo. Bili tayo nito. Okay? So, yan lang magiging problema. Then the rest, yung decals, meron na rin tayo. And, pagsabay-sabay na dumating na yon, papakita ko sa inyo, ididikit natin. Para, tapos na tayo kay Great Mazinga. Okay? So, yun lang guys. And sana naging masaya kayo sa panonood. At, sabi ko nga, ito ay isa sa mga aking mga masasabing treasure. Dahil, minsan lang to sa buhay. At at least, kahit paano, meron na tayo ngayon. And check na yan, check. So, isa na siya sa ating mga magiging munting alaala. So, maraming salamat sa inyo guys. Sa muli, ito nga pala si RB na nagsasabing stay safe, be happy, and guys, collect-collect din pag may time. Diba? Kinis. Bye-bye!